Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As-salatu as-salamu ala syafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah sirah. So tatalakay na natin yung mga pagtanggap ng Quraysh sa da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At umabot na nga ito nung ito ay naging hayagan, umabot ito sa pananakit sa mga sahaba, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero wala pa tayo doon sa parte na yun, kasi ang pagharap ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, una ay idinaan muna nila sa diplomasya. Usap muna sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ni Abu Talib. So kumbaga si Abu Talib yung kanilang naging tagapamagitan. Siyempre si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang paggalang naman kay Abu Talib, tinatanggap naman niya yung mga Quraysh na dumadalaw sa kanya para makipag-usap sa kanya. Sinabi ni Ibn Ishaq rahimahullah. So si Ibn Ishaq, siya yung isa sa mga pangunahin na nagtipon ng mga hadith at iba't ibang mga impormasyon sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya madalas na nababanggit ang pangalan ni Ibn Ishaq sa mga aklat ng sira. Kasi siya yung isa sa mga pangunahin na mga historian ng sira. So sinabi, masya rijalun min ashrafi Quraysh ila Abi Talib. Pumunta raw ang pinaka matataas o pinaka mga pinuno ng Quraysh patungo kay Abu Talib. Faqalu, at sinabi nila, ya Abu Talib, inna ibna akik kad sabba alihatana. O Abu Talib, tunay na ang iyong pamangkin ay nagmura o minura niya, isinumpa niya ang aming mga Diyos. So minura daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga Diyos. Pero totoo niyan, wala namang ganun. Walang sinabi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit kailan na anumang salita na nasaan niyo ng pagmura o paghamak sa mga Diyos-Diyosan ng Quraysh. Wala. Kasi nga, bawal nga sa Quran yun eh. May aya. Yung aya, wala tasubbul ladina yaduuna min dunilla. Huwag ninyong mumurahin ang kanilang mga dinadasalan liban pa kay Allah. Fayasubbullaha adwan bigayri ilm. Dahil kapag minura ninyo ang mga Diyos-Diyosan nila, mumurahin din nila si Allah nang may paglabag at hindi naayon sa kaalaman. So, pinagbabawal. Namumurahin ng mga Muslim, ng mga mananampalataya, ang mga Diyos-Diyosan ng mga hindi mananampalataya. Kahit sino man yun. Si Vishnu, si Shiva, si Brahma, ng mga Hindu, o si Buddha mismo. Eh, lalo na si Jesus at si Maria. Hindi pwedeng mumurahin ng mga Muslim. So ito yung binibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga, ano lang ito eh. Gumagawa lang sila ng kaso. Kumbaga, na para magsimula yung pakikipag-usap nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamagitan ni Abu Talib. Gumagawa lang sila ng eksena. Kumbaga, kasi kung kakausapin nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa iba pang mga bagay na hindi kasing grabe nito, hindi sila papansinin ni Abu Talib. Pero ito, pinagmukha nila na matindi na yung ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kailangan na magkaroon ng pag-uusap sa pagitan ng kuffar ng Quraysh at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod doon sa pagsumpa sa mga Diyos-Diyosan. Actually, malaking issue talaga ito eh. Kahit nga sa panahon natin ngayon. Merong mga batas
na nagpoprotekta sa relihiyon ng tao, kahit sa batas ng tao. Dito sa Pilipinas, halimbawa, yung merong batas, yung unjust vexation at yung iba pang mga katulad nito, pwedeng mapapaloob doon sa unjust vexation yung panggugulo mo sa anumang ginagawang may kinalaman sa relihiyon ng mga tao. Eh, lalong-lalo na yung, yung hurting religious feelings. Ito na yung kapag merong ritual na ginagawa yung isang relihiyon, tapos pupunta ka doon, istorbuhin mo, guguluhin mo, merong misa, magrarally ka sa loob ng simbahan, o kaya nagsasala tayo dito, merong pupunta rito ng kufar na guguluhin tayo. Yun ay malaking kaso kahit sa batas ng tao, sa batas ng Pilipinas. So, kumbaga ganito yung gustong palabasin ng Quraysh, kung bakit gusto nilang makausap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bukod dito, bukod sa pagmura daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so sinabi rin ng Quraysh, wa'aba dinana, na nilait daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang relihiyon. Eh wala rin mang ganito. Kasi sa mga naunang mga aya, kumbaga, nababanggit doon sa mga naunang aya ng Quran, lahat yon tungkol sa kaisahan ni Allah, paraiso, impyerno. Yun ang, kumbaga, mensahe ng Quran sa loob ng ilang mga taon na nauna sa be'ta ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi pa nga nababanggit doon yung tungkol kina Allat at Al-Uzza at iba pa. Pero itong Quraysh, sinasabi nila na nilalait daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang relihiyon. Wasaffaha ahlamana. Again din, sinabi ng Quraysh, ginagawa raw silang tanga, kumbaga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga iniinsulto sila. Wadallala abaana. At nag-angkin daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nangaral si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ligaw ang kanilang mga ninuno. Ito posible pa na nangyari. Kasi ligaw naman talaga sila. Lumayo sila sa relihiyon ni Ibrahim alayhis salam. Fa imma an taqufahu anna, so ito na yung pagbabanta ng Quraysh. Mamili ka. Pipigilan mo siya. Sa halip na kami, kumbaga, sa halip na kami ang pipigil sa kanya, ikaw ang pipigil. Wa imma an takhla bainana wa bainahu. O kung gusto mo, kung ayaw mo siyang pigilan, huwag ka nalang humarang sa gagawin namin sa kanya. So yun yung sinabi ng Quraysh kay Abu Talib. Fa innaka ala mithli ma nahnu alayhi min khilafihi. So parang gustong sabihin ng Quraysh, huwag ka nang humarang, huwag mo na kaming pigilan, nasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi pareho naman tayo ng relihiyon. Dapat nagkakampihan tayo. Ganun ang gustong sabihin ng Quraysh. Dapat nagkakampihan tayo. Fa nakfikahu. Fa nakfikahu, ibig sabihin, bahala na kami sa kanya para sa iyo. Na wala kang kailangang gawin. Abu Talib, wala kang kailangang gawin. Basta huwag mo lang kaming pipigilan, kami nang bahala sa lahat. Yun ang gusto nilang sabihin. Na dito, kumbaga, maaring meron na silang plano na masama na gagawin laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito at least, kaya nasabi nating meron pa ring diplomasya kahit papaano. Kasi pinaalam pa nila kay Abu Talib ang plano nila. Faqala lahum Abu Talib kaulan rakikan waraddahum raddan jamilan. Pero si Abu Talib hindi naman nagpasindak sa kanila. Si Abu Talib, maaring hindi nga siya kasing yaman ng mga gangster ng Quraysh, sina Abu Jahal, pero di naman siya basta-bastang may tutulak lang. Hindi siya basta-bastang may tutulak lang. At si Abu Talib, sa kanyang marangal na kalagayan, sumagot din siya sa marangal na kalagayan o marangal na paraan doon sa
Quraysh. Hindi rin naman siya nagsalita ng may kayabangan na katulad ng pananalita na ito ng Quraysh. Dito mo makikita yung totoong marangal na siya, kumbaga, maaring napapaligiran siya ng mga tao, namangmang, pero hindi siya nakikipagtapatan ng kamangmangan. Hindi siya nakikipagtapatan ng kamangmangan. Katulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na wa'aridan lil jahilin, layuan mo o umiwas ka sa mga mangmang. So nagsalita siya o tumugon siya ng tugon na payapa, panatag, at nagbigay siya ng magandang reply o tugon sa kanila. Fansarafu anhu. Pagkatapos ito, sila ay nag-alisan na. Hindi na binanggit kung ano yung nasabi ni Abu Talib sa kanila. Fansarafu anhu. Wamada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa alaihi. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos ng araw na yon ng unang pagtatagpo. Araw na yon ng unang pagtatagpo ng Quraysh at ni Abu Talib. Nagpatuloy lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang dawa. So ito ay iniulat din ni Ibn Hisham, na isa rin sa mga nangolekta ng mga impormasyon tungkol sa sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yudhiru dinallahi wa yaduu ilay. So nanatili si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinangingibabaw niya, ipinapakita niya sa mga tao ang relihiyon ni Allah, at inaanyayahan niya ang mga tao patungo sa relihiyon ni Allah. Walakin lam tasbir Quraishun tawilan hina ra'athu sallallahu alaihi wasallam madiyan fi amalihi wa da'watihi ila Allah. Pero nga hindi rin nakatiis ng matagal na pagtitiis ang Quraysh. Kumbaga napikon din sila agad na nakita nila na nagpapatuloy si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang gawain na pag-aanyaya tungo kay Allah. Bal aktharat dikrahu wa tadamarat fihi. Na dahil dito, yung Quraysh, kumbaga pinaigting pa nila yung kanilang mga pinaplano. Hatta kararat murajaata Abu Talib bi uslubin agladu wa aqsa min as-sabiq. Kaya naisip nila na balikan nila si Abu Talib at kausapin nila muli si Abu Talib, pero magiging mas mahigpit na o magiging mas malupit na ang kanilang paraan ng pakikipag-usap sa kanya. So parang gusto na nila na bigyan ng ultimatum si Abu Talib. At yun nga, wajaat sa dato Quraysh ila Abi Talib faqalu lah, ya Abu Talib inna laka sunan wa syarapan wa manzilatan fina. Sabi nila kay Abu Talib, kumbaga, katulad na kung paanong nakikipag-usap yung mga tao sa ibang tao, kumbaga, pinupuri muna nila yung tao bago sila mangutang, kumbaga, o bago sila may hilingin. Kasi technically, may hilingin naman sila. Kaya gusto nila na makuha nila yung hinihiling nila kay Abu Talib. Kaya nagsimula sila sa malumanay na paraan kay Abu Talib. Sabi nila, o Abu Talib, tunay na ikaw ay merong mataas na antas na kinikilala namin. Wa inna kod istanhaynaka min ibni akika falam tanhahu anna. Humiling kami sa iyo na itigil ng pamangkin mo ang ginagawa niya. Pero hindi mo siya pinigilan alang-alang sa amin. Kumbaga hindi tinupad ni Abu Talib yung hiling ng Quraysh na si Abu Talib mismo ang pipigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nagpapatuloy pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang da'wa. Wallahi la nasbira ala hada min syatmi abaina. Sumpa kay Allah, hindi na namin matitiis ang pangahamak sa aming mga ninuno. Wa tasfihu ahlamana. Hindi na namin matitiis na ginagawa kaming tanga. Wa aibu alihatana. At hindi namin matitiis ang pangahamak sa aming mga diyos-diyosan.
hatta takuffuhu anna, hanggang sa pigilan mo siya para sa amin o alang-alang sa amin. Aw nanazilahu wa iyyaka fi dalik. Dahil kung hindi, magsasama-sama kami laban sa kanya at laban sa iyo. So pati si Abu Talib ay kumbaga pinag-anuhan na nila, pinagbantaan na ng Quraysh. Ubusan na sila na sasabihin. Hatta yuhlaku ahadul farikain. Kakalabanin ka na rin namin hanggang sa matalo ang isa sa dalawang grupo. Either yung grupo ni Abu Talib o yung grupo ng Quraysh. Aduma ala Abi Talib hadal wa'id wa tahdid asyadid. So naging mabigat daw kay Abu Talib itong banta at matinding babala o hamon ng Quraysh sa kanya. Pabaasa ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Kaya pumunta siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O baasa pala, pinatawag niya pala. Pinatawag niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nang dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, "Ya ibnu akhi, o pamangkin, inna qaumaka qad ja'uni faqalu li kadha wa kadha." Sabi niya, o aking pamangkin, tunay na ang iyong nasyon, ang iyong mga kababayan ay dumating sa akin. At sinabi nilang ganito at ganyan. Sinabi niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung pinag-usapan nila. Fa'abaka alayya wa ala napsik. At silang araw ay kumbaga nagbanta laban kay Abu Talib at laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tahmiluni minal amri mala utik. Nagiging mabigat na sa kanya yung bagay na yun at maaring wala na siyang kakayanan na gumawa ng anuman tungkol dito. Fadanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna amahu khadalahu. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam natakot siya na maaring kumbaga khadalahu, isinuko na siya ng kanyang uncle. Kumbaga, sumuko na si Abu Talib sa pagpoprotekta sa kanya. Kumbaga, ipinagkanulo. Nag-alala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na baka ipinagkanulo na nga siya ng kanyang uncle. Wa annahu da'ufa an nasratihi. At naging mahina na ang pagtulong sa kanya ni Abu Talib. Kaya nga sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya'am, wallahi lawada ushamsa fi yamini wal kamara fi yasari ala an atruka hadal amr hatta yudhiruhu Allahu aw uhliku fihi ma taraktuhu. O uncle, sumpa kay Allah, kung ilalagay man nila ang araw sa aking kanang kamay, at ilalagay nila ang buwan sa aking kaliwang kamay, upang talikuran ko ang bagay na ito, hindi raw niya ito gagawin, natatalikuran ang da'wa hanggang sa mangibabaw ang salita ni Allah o mamatay siya na naghahangad na mangibabaw ang salita ni Allah. So yun yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So napakaikli ng kanyang sinabi pero napakalawak ng kahulugan nito. Kumbaga, ang ibig niya sabihin, wala siyang kailangang ipag-alala sa Quraysh. Kasi kung halimbawang makapangyarihan ng Quraysh, grabe ang kapangyarihan ng Quraysh, na kaya nilang ilagay ang araw at ang buwan sa kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi pa rin niya iiwan ang da'wa, paano pa kaya sa kalagayan nila na yan? Na wala silang kakayanan na gawin ang bagay na yun. So yun ang ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi siya magpapapigil kahit kanino. Hindi siya titigil sa pag-aanyaya patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nito, thumma sta'bara wa baka wa qama falamma walla nadahu Abu Talib. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga,
Napatigil na siya doon sa kanyang sinasabi at siya ay umiyak at tumayo para umalis. Pero nang nakatalikod na siya, tinawag siya ni Abu Talib. Falamma akbala qala lahu. Nung nakatalikod na siya, tinawag siya ni Abu Talib at nung bumalik siya, humarap siya muli kay Abu Talib, sinabi ni Abu Talib, idhab ya ibn akhi, humayo ka aking pamangkin. Fakul ma ahbabda. Humayo ka at sabihin mo kung anong gusto mong sabihin. Ipangaral mo ang anumang gusto mong ipangaral. Fawallahi, la uslimu ka li shay'in abadan wa unshid. Ipangaral mo ang anumang gusto mong ipangaral, ipagpatuloy mo ang gusto mong gawin. Dahil sumpa kay Allah, hindi kita isusuko kahit kailan at hindi kita ipagkakanulo. Hindi kita ipagkakanulo. At merong naiulat pa na kumbaga linya ng tula na sinabi si Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat. Sinabi, wallahi layasilu ilayka bi jam'ihim. Sumpa kay Allah, hindi sila makakalapit sa iyo. Kahit magsama-sama pa sila. Sabi ni Abu Talib, wallahi, lan yasilu ilayka bijam'ihim. Sumpa kay Allah, hindi sila makakalapit sa iyo kahit magsama-sama pa sila. Hatta uwasada fit turabi dafinan. Hanggang sa tabunan ako ng lupa. Sabi sabihin, may over my dead body. Kumbaga yung gusto sabihin ni Abu Talib. Hindi niya ano, hindi niya ipapahamak o isusuko pagkakanulo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itong tula na ito, iniulat ni Ibn Hisham. Wala dito sa ano, sa translation, pero nandito sa original na Arabic, alhamdulillah. So meron pang karugtong yun, sinabi, fasda bi amrika ma alayka gadada. Ipagpatuloy mo lang ang iniutos sa iyo at walang makakapigil sa iyo. Sabihin nila itong ano, no, itong fasda bi ma'amir o fasda bi amrik. Parang katulad din siya nung ayah, ituloy mo lang yung kung ano yung inutos sa iyo. Pero dito sabi ni Abu Talib, fasda bi amrik, ituloy mo lang ang gawain mo. Wabshir wa karra bidaka minka uyunan. Tanggapin mo ang mabuting balita ng pagsuporta ni Abu Talib at mapanatag ang iyong paningin, kumbaga maging malugod ang iyong paningin sa tulong na ito at pagprotekta na ito ni Abu Talib. So yun nga, ito na yung promise, naging pangako ni Abu Talib kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Siyempre, yung Quraysh, bumalik na naman sila kay Abu Talib. So, hindi sila sumusuko, kumbaga, sa pakikipag-usap kay Abu Talib. Walang maraat Quraysh'un anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam madin fi amalihi arafat anna Abu Talib kad aba khudlana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nang nakita daw ng Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatuloy sa kanyang ginagawa, nalaman ng Quraysh na tumanggi na nga si Abu Talib na ipahamak o ipagkanulo, isuko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu mujamma'u li firaqihim wa adawatihim bidalik. At dahil dito si Abu Talib ay nagpaningas pa nga sa kanila ng kumbaga ng away nila sa isa't isa. Fadahabu ilayhi bi Amara bin Al-Walid bin Al-Mughira. Kasi sina Khalid bin Al-Walid, ano talaga, mataas yung ano, yung posisyon nila sa Quraysh. Yung tatay nila ang pinakamayaman sa Quraysh, actually si Al-Walid. Si Al-Walid bin Al-Mughira.
Sabi ni Umara, hindi ko lang alam kung nag-Muslim ba ito, si Umara. Tumating daw doon yung Quraysh at kasama nila doon, kumbaga inutusan nila na sumama sa kanila si Umara. At si Umara, sabi ng Quraysh, o Abu Talib, kasama namin ngayon ang isang bata na pinakamatalino at pinakagwapong bata sa Quraysh. Fakudhu falaka aklahu wa nasrohu. Kunin mo itong bata na ito at pakinabangan mo ang kanyang talino at ang kanyang husay. Wattakidhu waladan fahuwalak. Kunin mo na siya bilang anak at siya ay para sa iyo. Sabiruin niya yan, anak ni Al-Walid bin Al-Mughira, kapatid ni Khalid bin Al-Walid, ibibigay nila kay Abu Talib bilang anak. Ganun sila kadesperado. Kumbaga yung pinakamatinding bata sa kanila, kumbaga kumbaga sa mga bata, siya na yung anak ng presidente, ibibigay nila kay Abu Talib. Sa anong kapalit? Wa aslim ilayna ibnu akhi kahadal ladhi khalafa dinaka wa dina abaik. Ang kapalit nito, isuko mo sa amin ang anak ng iyong kapatid, ang pamangkin mo, na tumaliwas sa relihiyon mo at relihiyon ng kanyang mga ninuno. So parang si Abu Talib, kinukonsensya na rin nila. Isuko mo na, wala namang kwenta yan eh. Tinakwil nga niya relihiyon mo eh. Pati relihiyon ng mga lolo mo. E alam naman natin si Abu Talib, loyal na loyal sa relihiyon ni Abdul Muttalib. So ganun nila in-approach si Abu Talib. Isuko mo yung pamangkin mo, wala namang kwenta yan. Ito, kunin mo to, anak ni Al-Walid. Ito na yung pinakagwapo at pinakamatalinong bata sa Quraysh. Kapalit. Na yun nga, bukod pa doon sa sinabi nila tungkol sa kumbaga pagtalikod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanilang relihiyon, so sinasabi nila, ihayaan mo na yan, isuko mo sa amin yan, wala namang kwenta yan kasi tumaliwas yan sa relihiyon mo, sa relihiyon ng mga ninuno mo, wa farraqa jama'ata qaumik. At ang pamangkin mo, hinati niya ang pagkakaisa ng iyong nasyon o ng iyong bayan. Wasafaha ahlamahum, at ginawa silang tanga. Isuko mo na yan, fanaktuluhu. Papatayin namin siya. Fa innama huwa rajulun birajulin. Sasabi nila, ibigay mo na sa amin yan para tapos lang usapan, tapos lang problema. Andito yung bata, nakapalit ng isa pang tao. Nandito ang isang tao nakapalit ng isa pang tao. Kumbaga si Umara, kapalit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbaga ito na yung pinakamaganda na lang ma-offer kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para isuko siya ni Abu Talib. Faqala, at yun nga naging reply ni Abu Talib, wallahi labi sa ma tasumunani. Sasabi ni Abu Talib na sumpa kay Allah, napakasama o hindi maganda yung offer ninyo. Atautuni ibnakum agduhu lakum. Akala ng Quraysh nakapuntos sila eh. Akala nila magandang bargain yung ginagawa nila. Pero sabi ni Abu Talib, hindi maganda yung offer nyo. Ibibigay ninyo sa akin yung anak ninyo, tapos aalagaan ko para sa inyo. Wa utikum ibni taktulunahu. Pero yung anak ko ibibigay ko sa inyo para patayin ninyo. Sa inyong katwiran ni Abu Talib. Ano ko yung sinuswerte? Yung anak nyo, aampunin ko, pakainin ko, palalakihin ko, tapos yung anak ko ibibigay ko sa inyo, papatayin ninyo. Parang ganoon. Ano ko yung sinuswerte? Hada wallahi ma la yakunu abadan. Ito sumpa kay Allah, hindi maaring mangyari kahit kailan. Faqala al-Mut'im bin Adi bin Nawfal ibn Abdul Manaf. So merong sumabat na isang Quraysh, si al-Mut'im bin Adi bin Nawfal bin Abdul Manaf. Sabi niya, wallahi ya Abu Talib, laqad ansafaka qaumak. O Abu Talib, naging makatarungan, naging mahusay sa iyo ang iyong nasyon, ang iyong mga kababayan. So naging maganda yung kanilang alok sa iyo. Wajahadu
alat takalasi mimma tukri. At sila ay nagsisikap na alisin sa iyo ang bagay na nagdudulot lang sa iyo ng problema. Fama araka turidu antakbala minhum shay'an. Kaya ano bang pumipigil sa iyo na hindi mo tanggapin ang kanilang alok? Sasabi ni Abu Talib, wallahi ma ansaftumuni. Sumpa kay Allah, hindi kayo naging mainam sa inyong inaalok sa akin. Walakin nakakad ajma'ta khadlani wa mudaharat al-qawmi alay fasna mabadalak. Pero sinabi ni Abu Talib nga, naging reply nga niya doon, hindi nga naging maganda yung inyong offer, sabalit ikaw, sabi niya kay si Al-Mut'im yung kausap niya, pero ikaw Mut'im, nagtipon ka lang ng inipon mo lang ang galit ko, pinatindi mo lang ang galit ko, at tinipon mo lang din tinipon mo yung galit ko, at ikaw naman tinipon mo yung mga tao laban sa akin. Diba, sinasabi ni Abu Talib, wala to sa translation eh, pero si din yung nag-ulat nito. Si Ibn Hisham din. Sabi niya, pinatindi mo lang yung galit ko sa'yo, at ikaw naman, inipon mo na yung mga tao laban sa akin, kaya gawin mo na lang kung ano yung gusto mong gawin. Gawin mo na lang kung ano ang gusto mong gawin. So hanggang sa huli, si Abu Talib ay nagmatigas na hindi niya isusuko si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero alam natin, marami pang pagkakataon na marami pang inalok ang Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ay matatalakay natin sa susunod, insha'Allah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.